Bago ang lahat, luma muna. Nang 2021, nagkaroon ng ACL injury si Jamal Murray nung April 12. Papatapos na noon ang regular season. Yun din ang time na nasweep ng Suns and Denver sa second round ng playoffs. Bago din ma-injured itong si Murray, siya ang unang player sa history na umiscore ng 50 points nang hindi nag-attempt ng kahit isang free throws. Siya din ang ikalawang player sa history na merong 50 points at may 80% mula sa field at sa 3-point area. Ito yung game nila versus Cleveland Cavaliers. Dalawang record ang ginawa niya sa isang game. Dahil din sa injury, hindi siya nakalaro ng isang taon. May rumors pa noong 2022 na makakahabol sana siya sa playoffs, kaso hindi nangyari. Plus si MPJ pa noon injured din at sinasabing pwede nang matapos yung kanyang karir dahil nga sa nerve damage sa kanyang likod. Sa 2023 season naman, hindi masyadong maingay ang pangalan niya. Sabihin natin na overshadow ni Nikola Jokic dahil nga sa MVP season performance niya. So performance ang sinabi ko doon. Bukod pa doon, marami ding games ang naminte si Murray ngayong taon. Ang stats niya pa, nasa 20 points, 4 rebounds, 6 assists, 1 steal, 39% mula sa 3-point area at 45% mula sa field. Ito rin ang ikalawang pinakamataas na average niya after nga rin niya manggaling sa injury. Sa playoffs naman, sinasabi ngayon bumabalik yung Bubble Murray. Kaso hindi naman talaga nawala yun. O sabihin natin nakamintis lang siya ng dalawang playoffs. Dahil nga hindi siya masyadong napapansin ng regular season pero andyan pa rin siya. Dahil yun kay Jokic. Sinasabi din ni Jokic sa isang interview, si Jamal Murray ang best player talaga sa Denver Nuggets. Rematch to ng 2021 playoffs. Sa Game 1, tinambakan ng Denver Nuggets ang Suns, 125-107. 29 points, 14 rebounds at 3 blocks si Kevin Durant. Si DeAndre Ayton naman, 14 points at 7 rebounds. Dahil kasi doon, nadodoble yung style ni KD. Kailangan din niyang dumepensa sa kabila. Hindi ganong ka-steady kasi ang rim protector nila. Si Booker naman meron 27 points at 8 assists. Sabi pa ni Booker, madali siya makakascore dahil ma-attract nga ni KD in defense. Kaso sa kabila nga, didepensa pa si KD ng above average sa dati niyang ginagawa. Sa Nuggets naman, si Aaron Gordon meron 23 points, si Jokic nasa 24 points at 19 rebounds. Si Jamal Murray, 34 points, 5 rebounds, 9 assists at 6 na 3-point shot. Sabi nga niya sa interview, matagal niyang inintay yung pagkakataon na to. Dalawang taon siyang hindi nakapaglaro sa playoffs dahil sa injury. So game 1 pa lang naman to, meron pa mga adjustment ang pwede mangyari dyan, malayo pa sa katapusan ng series. Sa playoffs din, nag-average si Jamal Murray ng 27 points, 5 rebounds, 6 assists, 1 steal, 47% sa field at 42% mula sa 3-point area. Almost 3 out of 8 siya mula sa beyond the arc. Si Jokic naman meron 26 points, 12 rebounds at 9 assists per game. Sa Suns naman, 37 points, 5 rebounds, 6 assists, 2 steals at 1 block per game si Devin Booker. Si KD, meron 28 points, 7 rebounds, 6 assists at 1 block per game. Si Booker at si KD pa, yung best rim protector ng Phoenix Suns. Sa malamang meron makakapansin, bakit lagi mo sinasabing si Ayton? So sa Clippers at Suns series, sabihin nating inabot lang ng 5 games yun. Pero hindi naging madali sa Phoenix Suns yun, lalo na kung points in the paint. Lamang kasi sa buong series na yon ang Clippers. Dahil nawalan din ang dalawang best perimeter defender ang Suns, kung isasama pa natin si Crowder, 3. Tapos si Ayton, matagal na siyang nakikriticize dahil sa kanyang inside the paint defense. Dahil nga hindi siya ganong kagaling na rim protector. Sa game 1 din, 60 points ang Suns sa loob ng paint, 48 points ang Nuggets. Kaso nga lang, 16 3-point shot. Pero game 1 pa lang naman yan. Kaya din sinasabing bumabalik yung Bubble Murray dahil noong 2020, dalawang beses ding nagawa nilang makabalik sa 1-3 deficit. Na ngayon naman, ang kalaban ng Denver ay yung team na meron dalawang offensive type player, si Kevin Durant at si Devin Booker. Kung saan nga sabi ni Jokic, si Murray ang best player talaga nila at ngayon nagiging main man ng Denver. Sa Minnesota series naman, nagawa ni Jamal Murray na maging highest improvement player. Ito yung umangat ang kanyang average mula regular season papasok ng playoffs. Rare na player pa si Murray base sa TNT dahil nag-i-increase din ang kanyang physicality at yung intensity kapag playoffs na kumpara sa regular season.
So hindi talaga nawala yung sinasabi nilang bubble mo, Ray. Tinuloy lang niya dahil nga ang huling beses na pumasok siya sa playoffs noong 2020. Dalawang taon siyang hindi nakapaglaro dahil sa injury at tinuloy lang niya ngayong 2023 season.